Welcome back to BRGY. Alam niyo, B-Fam, maswerte ang isang venture kapag nakakaramdam na tayo ng fulfillment and meron na tayong mga bagong natututunan. And the same sense of fulfillment is also felt by our next guest every time he sets out on an adventure to a different country. Isa siyang IT programmer from Singapore who always finds time for his passion for traveling and free diving. Let's meet naman Mark Ibarra here on our last Best of Saucy. Let's talk about his other hobbies naman muna. So aside from traveling, you are also a free diver. Naku, kakasabi ko lang a few episodes ago na gusto ko rin matry yung free diving pero sa Batangas naman here in the Philippines. Pero ikaw, I wanna ask you, how and where did you learn free diving? Saan nagsimula yung interest mo? Yung mga friends ko nag-start mag-free diving parang 2013, mga ganyan. Interesado ako nun. So, nag-take ako ng class sa Batangas rin. Nandun naman lahat ng school eh. Ayun. Tapos, doon na, nag-start na yung training. Tapos, pwedeng non-swimmer, pwede maging free diver din. So, for me, parang free diving yung next kung gusto ding itry. Just so I can feel alive again. Extra alive pa, even more. And natin yung pag-uusapan niya, all about traveling tayo today. And dito nga sa BRGY, we love playing games also. So, meron tayo ulit isa pang activity para sa'yo. So, we're going to play a very, very simple lang naman na quiz B. So, magbibigay ako ng clue about a specific country. And you just have to answer the right country if described. So, game ba tayo, G? Alright, game na game tayo. So, ito yung first clue sa first country natin. This country is famous for its romantic tropical beaches, its over 150 volcanoes, and historical temples. Ayan, Bali. Bali, Indonesia. Bali? Yes, tama-tama. Sorry, Indonesia. Yan, sobrang lapit lang din sa Singapore once again. Pero eto nga, you visited Indonesia nga daw, and you do not just explore the culture and the places, kasi you also tried free diving sa Bali pa mismo. So, kamusta na may experience sa yung dagat sa Bali versus sa dagat dito sa Pinas? Para sa akin, mas maganda yung dagat ng Pilipinas. So, maganda talaga yung dagat ng Pinas. Kaya lang, foreigners yung nakaka-enjoy nun. Pero sana ma-enjoy din ng mga Pilipino kung anong meron tayo. Pero I wanna ask kasi, nag-Bali ka ba, for example, yung trip mo na yun? Nag-Bali ka ba for free diving or nag-Bali ka for other reasons? Tapos nagkataon lang din na may free diving din? Free diving festival siya. Tapos, nag-side trip na lang kami sa ibang, land tour. Yun. Siyempre, for the Pinoys watching us right now, naku-curious sigurado, ano nga ba yung best spots here in the Philippines para mag-free dive? Kasi we kept on mentioning Batangas. So baka may ibang locations pa na mare-recommend mo. Panglao, Bohol. Sobrang clear ng water. Yung visibility, sobrang amazing. Daming may ma-o-offer nilang sardines, ganyan. Pero yun yung first word natin. Now naman, let's move to our next item natin. So this country naman is famous for its mountains, clocks, and its food, especially cheese and chocolate. Switzerland. Sana all. Kailangan ng Switzerland. Last year. Bato sa ano? Sa mga dream destinations mo. If meron kang top 3, for example, na destinations, ano yung mga yun? Switzerland talaga. Parang, sinasabi nga nila na parang kapag mag-Europe trip ka, ihuli mo yung Switzerland. Kasi pag pumasok ka ng Switzerland, baka hindi mo na ma-appreciate yung ibang lugar. Matagal mo bang matagal mo na pinaplano yung Switzerland mo? Or parang, biglaan lang din for you? Nagkaayaan, tapos, ayun, nag-file ng leave, nag-apply ng visa. Pero ito, we did 2 countries already. Check naman natin yung third one natin. So, it is the second smallest continent in the world. Europe, yes. Yan, Europe naman natin pag-uusapan for today. And you also kasi went to, yung Europe trip mo, no? So, aside from Switzerland, ano pa yung mga countries na pinuntahan mo na feeling mo gusto mo rin talagang balikan sa Europe naman? Italy, Spain.
Spain. Ano ba yung sikat sa ano? Sa Italy or sa Spain when it comes to tourist attractions or food? Ganyan? Yung tumatak talaga sa ano. Sobrang mas mura. Mas mura siya. Kumbaga, reasonable na yung ano, yung price niya. Alam mo yun, parang 5 euros parang makapag-enjoy ka na ng masarap na wine. As in, masarap talaga ng wine. Tapos, yung pizza nila nakakatuwa kasi parang sa ating mga Pinoy, parang pag kumain tayo ng pizza, parang share tayo sa isang ano, sa isang serving. Sa kanila, per person. Italy is also one of the dream destinations nga ng nakararami sa ating mga Pinoy also. Pero now, no, syempre, I want to ask you, how do you make the most? Kasi parang na from all the kwento na share mo na dito, no, parang na-realize ko, sobrang free na tao ka. Parang on a weekend, gusto mo lumalabas. You like traveling, doing other different activities also. How do you make the most of the freedom you get from these adventures? Isang best ka lang, magubuhay sa mundo. Parang make the best out of it na. Alam mo yun, pero wag mo naman pabayaan yung future mo. So mag-sayin ka rin. Kung may pang-invest, mag-invest. Siguro, again, it's all about tamang budgeting din all at the same time. For sure, kailangan natin sundin muna yung needs natin, some of our wants, help out our family, pero sana magtabi rin tayo for ourselves and leisure talagang travel also. Kasi ito yung mga moments na nasi-feel mong buhay na buhay ka eh. Yung ramdam-daram mong tao ka rin at tourist. Balita ko ha, nadagdagan na naman ang kanyang mga adventures kasi kamakailan lang ay nag-solo trip naman siya sa Japan. And I've heard also na nasa Pilipinas din siya ngayon to spend time with his friends and family while also exploring different tourist spots in our country. Kaya naman, Mark, keep on traveling para sa amin, sa mga bita mo rin as well. Grabe, tong ano, tong episode na to, it really focuses more on being lucky and taking risk. Parang una, isipin mo, magkaibang bagay yung dalawang yan. Minsan, akalain mo, sinwerte ka lang. Pero minsan kasi, yung swerte na yan, it also is backed up by a lot of hard work. For Mark, di naman siya makakapag-travel. Di naman siya makakapag-discover ng different places pa kung hindi rin siya mag-work hard sa Singapore. So, it's really more of a balance din as well. And kay Day naman, na mother pa, and balancing out so many different businesses. So, hindi mo rin talaga masasabi na lucky siya kasi she is also doing a lot more work for herself. Tapos syempre, while being lucky, isi-share mo yung mga blessings na yan with other people, like what Mia did as well. So, grabe, no? In order to really attract luck sa kahit anong venture sa buhay natin, we need to work hard for it and hindi lang naman laging binibigay yung swerte eh. And pwede naman natin itong pagsikapan din as well. At kung di pa rin swertehin, just keep working harder. Mali mo naman, may ibang swerte pa na naghihintay din para sa'yo. Kaya, BFAM, let's courageously step out of our comfort zones and welcome beautiful adventure life has to offer. And speaking of ano, things na pwede pa nating makita, no? We have even more stories that we can explore on and revisit dito lang sa BRGY. Just go to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and search for BRGY. And pwede nyo rin kami panood sa iWant TFC app anytime and anywhere. Just download the iWant TFC app via Google Play Store for Android users and Apple App Store for iPhone users, or visit iwanttfc.com and watch your favorite Kapamilya shows for free. BFAM, this has been your main boy fee, Jay Miranda, here on The Place to Be. Be happy, be you, BRGY.